tayo po ay tawfikan ng Allah upang tayo po ay makarinig ng paksa na iyon mula sa Quran at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gawain na dapat iwasan ng isang Muslim sa kapwa niya Muslim. Ngayon, unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi sa atin ng Allah malinaw at maliwanag. Nabanggit niya sa Suratul Hujurat, sabi ng Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, sabi ng Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sa malapit nitong kahulugan, tunay ng lahat ng mga mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga mananampalataya sa Islam ay magkakapatid. Hindi po ito lingit sa kaalaman ng lahat ang ayan na ito. Pero minsan nasasablay ang ibang mga kamusliman na hindi po nila na isa sa buhay ang ayan na ito. Maikling ayah, maliit na ayah lamang sa loob ng Quran, ngunit marami pa rin sablay, maraming bagsak mula sa mga kapatiran na mga Muslim na kanila pong hindi nagagawa ang ayah na ito. Natunay ng lahat ng mga mananampalataya sa Islam ay magkakapatid. So alam naman po natin kung gaano ang pakikitungo ng magkakapatid sa Islam. So ang kapag-usapin kapatid, ang meron sa magkakapatid, pakikiramay, malasakit, at higit sa lahat yung pagmamahalan. Kapag usaping pagmamahalan, ay hindi mo siya kayang saktan. Ipaparamdam mo lang sa kanya ang ano, ang kabutihan. Ipaparamdam lamang mo sa kanya yung hindi siya maghihirap. Pinapaginhawa mo siya, yan ang pagmamahal. So yan dapat ang meron sa magkakapatid. Alam ninyo, ang pinakatunay na magkakapatid sa balat ng lupa na ito, yaong mga sila, pareho ang kanilang pananampalataya. Yung pananampalatayang Islam. Ito po ang tunay na magkakapatid ayon sa sinabi ng Allah. Sapagkat, kapag ang magkakapatid, halimbawa, sa mag-ama't mag-ina, o di kaya, magkapatid sa ama't ina, sa dugo, minsan sa magpamilya, hindi lahat ay mananampalataya sa Allah. Meron sa pamilya, tinatanggap ang panawagan sa Allah at kanilang isinasabuhay kung anong utos ng Allah. At meron sa loob ng pamilya na iyan, kanilang tinatanggihan ang panawagan ng Allah. Kanilang tinatanggihan ang relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang siyang tunay na tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang. At yung iba, kanilang kinamumuhian pang relihiyong Islam. At higit sa lahat yung iba, kanilang kinagagalitan. Ayaw na ayaw nila ang Islam. Yan, meron sa magpamilya. Ngunit sa magpamilya na iyan na magkakapatid sa dugo, hindi sila tunay na magkakapatid. Sapagkat ang tunay na magkakapatid sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaong mga tumatanggap sa panawagan ng Allah, tumatanggap kung ano ang pinag-uutos ng Allah, at tumatanggap kung ano ang ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang tunay magkakapatid. Sapagkat kapag ang isang tao, kahit hindi magkakapatid sa dugo, kapag ang isang tao, kanilang isinasabuhay ang utos ng Allah, ang utos ng Allah, at ang ipinagbabawal ng Allah, ay malamang ang resulta niyan, ang tunay na tagumpay ang makamit niya. So ang lahat ng nagsasabuhay, nakamit nilang tunay na tagumpay, anong tunay na tagumpay? Pagdating sa kanilang kamatayan, at higit lalo pagdating sa kabilang buhay, iisang lugar na pangalan lamang sila magsama-sama doon. Ano yun? Al-Jannah, ang paraiso. Nag-iisang pangalan na lugar lamang, doon sila lahat magkakapasok sa kapahintulutan ng Allah, sapagkat sinunod nila ang utusan ng Allah, sinunod nila kung anong pinag-uutos sa kanila ng Allah, sinunod nila kung anong pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ngayon, bigyan sila ng reward ng Allah, ipapasok sa paraiso ng Allah. So doon sila lahat. So ang lahat ng magkakapasok sa paraiso, yun ang tunay na magkakapatid. Yun. Yung po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngayon, bilang isang Muslim, nabanggit natin kanina, may pagmamahalan ang tunay na magkakapatid sa Islam. Pagmamahalan, malasakit, at pakikiramay. So ngayon, sinabihan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in-explain niya kung gaano dapat, kung paano ang pagkakapatiran natin. Paano? Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayon sa Muttafaq alayhi, rawah Bukhari wa Muslim. So hadithun sahih. Authentic na hadith. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mula kay Abi Musa al-Ash'ari,
radiyallahu anhu warda, al-mu'minu lil mu'min. Sa ibang riwayat, al-muslim. Al-muslim aw al-mu'minu lil mu'min kalbunyan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa authentic na hadith, al-mu'min lil mu'min. Ang isang mananampalataya sa Allah, sa kapwa niyang mananampalataya sa Allah, kalbunyan. Parang isang katawan. Parang isang katawan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Ibig sabihin, makakatikim sila, makakaranas nila, sila ng sakit ng katawan. Halimbawa sa isang buong katawan, kapag makakaranas ng sakit ang kamay, makakaramdam ang buong katawan. Kapag makakaramdam ng sakit sa ulo, parte lang yan ng ulo, pero makakaramdam ang buong katawan. Kapag sasakit ang ngipin, ganoon din, makakaramdam ang buong katawan. Makakaramdam ng sakit ang tuhod, makakaramdam ang buong katawan. Ganun dapat ang mananampalataya sa Allah. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag may kapatid siyang Muslim, nakakaramdam ng kagipitan, nakakaramdam ng problema, nakakaramdam ng masidhing sakit, naam, bilang isang Muslim, dapat nararamdaman din niya ang sakit na dinanas ng kanyang kapatid. So kapag ang isang Muslim na Alhamdulillah, sinasabuhay natin na dapat makakatikim din tayo ng problema dahil nagka-problema ang ating kapatid, anong dapat gawin? Tulad ng isang katawan, kapag sumakit si ngipin, anong gagawin ni utak? Mag-iisip si utak kung saan makakahanap ng gamot. Anong gawin ni kamay? Anong gawin ni kamay? Kukuha kung saan siya makakakuha ng gamot. Anong gawin ni paa? Maghahanap kung saan siya makakapunta doon sa gamot, para malunasan ang sakit ng ngipin. Ganun ang Muslim. Kapag nakakaranas ng problema ang ating kapatid na Muslim, magproblema din tayo. Ibig sabihin, mag-isip din tayo kung paano tayo makakahanap ng lunas sa kanyang problema. Hindi nakakaranas na nga ng problema, ang gagawin pa ng kapwa niyang Muslim, dadagdagan pa ang problema, pagsasabihan pa ng masakit. Subhanallah, hindi po tama yun. Hindi po tama ang ganoong gawain. Dapat solusyonan mo ang kanyang problema. Hindi dagdagan, hindi maliitin, hindi pagtatawanan, hindi ganoon. Kapag may isang gawa ng isang Muslim ang ganitong gawain, wallahi thumma wallah, hindi niya naisa sa buhay ang sinabi ng Allah ayon sa nabanggit natin kanina, innamal mu'minuna ikhwah. Tunay na ang lahat ng mananampalataya sa Islam ay magkakapatid. Sapagkat bakit? Hindi niya naisa gawa ang pagiging tunay na kapatid sa pananampalatang Islam. Kasi bakit? Pinagtatawanan niya. Dinagdagan pa niya yung problema. Hindi ganoon. Ano pang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na dapat iwasan ng Muslim sa kampanya Muslim. Hadith mula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa radha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم Kullul muslim ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dapat iwasan ng kamusliman ng sa kapwa niya Muslim. Dapat iwasan ng isang Muslim, dapat iwasan ng isang mu'min sa kapwa niya Muslim o sa kapwa niya mu'min. Ano yun? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa isinasalaysay ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la tahasadu. Unang-una, tandaan ko natin ito para pumaiwasan natin. La tahasadu. Ang la dito haram. Haram. La tahasadu. Huwag na huwag kayong mag-iingit-ingitan. Unang-una. Iwasan natin ang pagkikipag-ingit sa kapwa natin. Sapagkat ang ingit ay napakadelikado. Delikado po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ayon sa hadithong sahih na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ni Abu Dawud
Mula sa hadithong sahih, authentic na hadith, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, iyakum wal hasad. Umiwas kayo, iwasan ninyo ang hasad, ang inggit. Sapagkat ano, anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa resulta ng inggit? Iyakum wal hasad, fa innal hasad. Tunay na ang pag-inggit. Tunay na ang pagiging inggitero ng isang lalaki. Tunay na pagiging inggitera sa isang babaeng mananampalataya sa Islam. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Tunay na ang inggit na tumanim sa ating mga puso, bawat isa sa ating sa mga Muslim, ya'kulul hasanat. Kakainin niya ang gawaing mabuti natin, subhanallah. Muskila, napakalaking problema pala ang pagkakaroon ng hasad, ang pagkakaroon ng inggit sa ating kapwa mananampalataya sa Islam. Kasi bakit? Anong resulta? Ang gawain mong ibada, ang gawain mong pagsamba sa Allah, na iyong pinaghihirapan, na iyong pinagsusumikapan, ngayon dahil sa inggit na tumanim sa puso mo, kakainin ito ng iyong hasad, ang gawain mabuti. Yes, paunti-unti ang kakainin. Paano hinalimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkain ng inggit sa kabutihan natin? Kama ta'kulun narul hatab. Tulad ng pagkain ng nar. Anong nar? Apoy. Tulad ng pagkain ng apoy saan? Sa hatab. Ang hatab, yung kahoy na ginagamit sa panggatong o ginagamit para mag-apoy. So ganoon. Kung paano natin nakikita ang kahoy? Habang sinisindihan ito ng apoy, habang umaapoy, anong mangyayari? Anong mangyayari sa kahoy? Naam, magiging abo. Magiging abo. Hawakan mo yung abo. Malambot na. At wala nang saysay, wala nang kwenta. Ang may kwenta lamang, yung kahoy. Kasi bakit? Magagamit sa panggatong. Pero yung abo, wala na. Ganoon ang kabutihan ng isang nagdadalang hasad, ng isang taong nagdadala ng inggit sa kanyang kapwa. Kakainin niya ito. Kaya kapatid, sa ngayon, kung may inggit ka man sa iyong kapatid sa pananampalatayang Islam, iwasan mo na yan. Iwasan mo na yan. Kung ayaw mong buburahin ang iyong kabutihan na iyong pinagsusumikapan, ha? Wag na wag mong itanim sa iyong puso ang pagiging inggitero sa iyong kapwa mananampalataya sa Islam. Iwasan mo. Hindi po yan mabuti. At tandaan po natin, obserbahan po natin, kapag ikaw ay may inggit sa iyong kapwa, ano mangyayari sa iyong sarili? Unang-una, magkakaroon ka ng puot, magkakaroon ka ng galit na wala namang dahilan. Ang dahilan lang yung inggit, pero dahilan na may ginawa siyang masama sa iyo, wala. Dahil lang umangat siya, dahil lang biniyayaan siya ng Allah para umangat ang kanyang buhay, na wala siyang ginagawa sa iyo, at ikaw naman nagkakaroon ka ng inggit dahil gusto mo ay nananatili siyang mababa at gusto mo ikaw yung umangat. Naan, kapatid, kapag meron ka ng ganyan, iwasan mo, sapagkat buburahin ang gawain mong mabuti. Nakakatakot po mga kapatid. Subhanallah. Matakot tayo sa Allah. At katakutan natin mawala ang ating kabutihan. Mawala ng saysay ang ating pag-iibada. At magugulat na lang tayo pagdating sa kabilang buhay. Nasaan ang aking ibada? Nasaan ang resulta ng aking kabutihan sa pinaghihirapan ko sa dunya? Naam, ipapakita yun sa iyo ng Allah na para bang yelo. Buong yelo at matutunaw din. Wala. Ipapakita sa iyo ang pinaghihirapan mong ibada. Pero dahil sa inggit na ginawa mo sa iyong kapwa, bura. Kaya iwasan po natin. Unang-una na dapat iwasan ng isang Muslim sa kapwa niya Muslim, ang pagiging inggitero o inggitera. Huwag mag-iingit-ingitan. Pangalawa, wala tanayash. Pangalawa na dapat natin iwasan. Huwag na huwag kayong magdayaan. Naam. Magdayaan. May nangyari sa Muslim? Marami. Lalo-lalo pagdating sa mga usaping negosyo, nandyan nangyayari ang mga dayaan. Dinadaya ang mamimili. Dinadaya ang kapatid. Dinadaya ang nagbebenta. Dinadaya ang lahat. Subhanallah. Ang pandaraya, kapatid, ito po ay mahigpit na ipinagbabawal
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tunay kang Muslim, kung tunay kang nangangangkot sa Allah na mananampalataya sa Kanya, iwasan natin ang magkikipagdayaan. Lalong-lalo sa pagtitimbang, nagdadayaan. Dinadaya ang nagbibenta sa Kanya. Nagbibenta na nga. Mura pa yung binibigay niyang presyo. Tapos dinadaya pa pagdating sa timbangan. La hawla wala quwwata illa billah. Isang buhit lang. Babawasan mo pandaraya na iyon. Na dapat mong iwasan. Sapagkat ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, pangatlo, marami pa to. Insyaallah, mabagin natin lahat sa hindi tayo maabutan ng oras. Pangatlo, wala tabagadu. At huwag kayong, mag-uutan. Huwag kayong magalit bawat isa sa inyo. Isang Muslim, magalit sa kapwa niya Muslim, huwag. Isang Muslim, sa kapwa niya Muslim, huwag. Iwasan natin yun. Ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darating ang panahon na nag-uusap kayo ng iyong kapatid, humantong kayo sa galit na ang iwasan. Sapagkat ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, laysa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Authentic na hadith. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi yung tunay na mayabang. Hindi yung tunay na maghapang. Yung yung magaling sa pag-wrestling. Ay, hindi yung tunay na matapang. Hindi yung tunay na matapang, yung magaling sa pag-wrestling. Magaling sa pag-UFC. Magaling sa MMA. Magaling sa pag-boxing. Magaling sa pagkikipagsuntukan. Hindi po yan ang tunay na matapang. Sapagkat ang tunay na matapang, alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ang tunay na matapang, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaong kaya niyang pigilan ang kanyang galit. Subhanallah. Kaya niyang pigilan ang kanyang galit. Yan ang tunay na matapang ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa atin hindi maligtad. Di porket marami siyang napatumba, yun ang tunay na matapang. Hindi. Kung bumabase tayo sa hadith, habang ikaw ay nagagalit, kaya mong pigilan ang iyong galit sa iyong kapatid sa pananampalatayang Islam. Kapag nagawa mo yun, napigilan mo ang iyong galit sa iyong kapatid sa pananampalatayang Islam, ikaw ang may tunay na katapangan. Yes. Yan ang tunay na matapang, kapatid. Pero nagsisilabasan kayo ng pare-pareho ng galit, nagpalabas ka ng galit, sumigaw ka, sumigaw din siya, nang malakas pa sa boses mo, pinalakas mo naman ang boses mo kaysa sa boses niya, nga ganun-ganun na, subhanallah, hanggang hahantong saan? Sa pagkikipagsuntukan. Ang iba ang malala sa panahon natin ngayon, hindi nagulat sa iba. At buti pa yung mga ibang foreign kapwa natin, tulad ng mga Japanese, ang ginagawa lamang nila, kapag sila ay nagagalit pare-pareho, nagduduraan lang, yun lang ginagawa. Walang saktanan. Oo. Pero tayo sa Pilipinas, wala. Kapag nag-aalitan na, pareho na nga gagalit. Aha, kapag siya ay may dalang bakal, wala na. Ang kamay, magaan ang kamay, kukuha sa bakal. Bakal na nakakamatay. Hindi ganun kapatid. Kapag nagawa mo yun at napatay mo yung kapwa, akala mo matapang ka lang, hindi. Ang tunay na matapang, mapipigilan mong galit mo. Kasi bakit? Ang utos ng Islam, Muslim ka. Mananampalataya ka sa Allah. Al-Muslim, akul Muslim. Innamal mu'minuna ikhwa. Tunay ng lahat ng mananampalataya sa Allah ay magkakapatid. Al-Muslim, akul Muslim. Al-Mu'min, akul Mu'min. Ang Muslim sa kapwa niya Muslim ang kapatid. So kaya mo bang patayin ng iyong kapatid? Kapwa mong kapatid? Ay hindi. Magkapatid na tayo eh. Tulad ng nabanggit natin kanina, ang meron sa magkakapatid, sa tunay na magkakapatid, malasakit, pagigiramay, at higit sa lahat, pagmamahal. So kapag sinaktan mo ng iyong kapatid, pagmamahal pa ba yun? Hindi. Walang nakakasakit na yun ay palakandaan ng pagmamahal. Maliban na lamang sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kapag ang iyong anak, utusan mong magsala, pero ayaw niyang magsala. Inutusan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paluin. Pero hindi naman saktan na masakit talaga. Paluin lang. Para makapagsala. Maliban lamang sa ganung bagay.
na ang kabilang yun sa pagmamahal. So, kapag pinapalabasan mo na ng dugo at tinatanggalan mo, ihinihiwalay mo na ang kanyang kaluluwa, subhanallah, hindi na po yung tunay na magkakapatid sa Islam. Magkakalaban yan. Magkakalaban. Kaya kapatid, iwasan po natin, no? Ang nag-aalit-alitan pare-pareho. Si Muslim, nagagalit sa kapwa niya, ganun din, vice versa. Iwasan po natin yun. Ano pang dapat natin iwasan ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala tadabaro. At huwag kayong magtatalikdan. Magtatalikod pare-pareho. Paano? Kung magkatagpo sa daan, iiwas agad kasi ayaw niyang makita at ayaw rin niya magpapakita. Hindi ganun ang magkakapatid sa Islam. Ang magkakapatid sa Islam, kapag nagkita mo, alam mo, Muslim, anong ipapatay sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Arsh ipanaganap ang salam, kapayapaan. Paano? Sa pamamagitan ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sumagot ka naman, Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hindi, magtatalikod ka. Magtatalikod kayo pare-pareho. Hindi gano'n. Walang pagkakapatiran sa Islam gano'n. Harapin mo siya. Kahit may tampuhan at wala pong dapat tampuhan sa Islam. O normal na makikipagtampuhan sapagkat nasasaktan tayo, tao lamang tayo. Pero wag po sanang hahantong matagal na tampuhan. Yung papasok na sa puso mo ang galit sa kanya at mawala yung pagmamahal mo sa kanya, huwag ganoon. Ipinapaiwas nga sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nag-aalitan ang dalawang magkapatid sa Islam, hindi pwede dapat aabot ng tatlong araw sapagkat delikado ang iyong ibada. Dapat magkakasundo na kayo agad ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang panglima na dapat natin iwasan, wala yabi' ba'dukum ala ba'd. Huwag ninyong bentahan ang customer ng iyong kapatid. Bentahan na ng iyong kapatid, tapos bentahan mo rin yung customer niya. Huwag ganun. Iwasan natin yun. Pinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandun na nga, bumili sa kapatid mo. Halimbawa, magkapatid, magkalapit kayong tindahan, tapos pare-pareho yung tindahan ninyo, huwag mong bentahan ang kanyang customer. Huwag. Ipinagbabawal yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yabi. Bakit ko malabak? Huwag ninyong bentahan ang kapwa ninyo na may customer na. Huwag, iwasan po natin yun. So, mangyayari ito sa mga negosyante. So, iwasan po sa mga negosyante, iwasan ang ganito. Hindi natin maiwasan na magkakatabi lamang tayo ng tindahan ng ating kapatid. Huwag mo nang bentahan. Hayaan mo yung customer na lalapit sa iyo. Pero, yung iba, subhanallah, nandun na nga lumapit. Bili na kayo dito, bili ka na dito. Huwag ganun, kapatid. Iwasan po natin yun. Mahigpit na ipinagbabawal yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayaan mo na lang pupunta sa iyo ang customer. Tsaka mo mag ano ka? Pagandahin mo ang sales talk mo sa kanya. Pero legit ang sales talk mo. Huwag naman may halong sinungaling, sabihin mong branded to pero hindi naman branded. Class A lang pala. Huwag mo ganun. Dayaan na po yun. Nabanggit din natin kanina ang dayaan. Wala tanajas. Naam, ano ba ang dapat natin iwasan? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Gawin ninyo ang inyong sarili na kayo ay magkakapatid para sa Allah. Yan po ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kadugtong ng hadith na ito. Kaya dapat ito po ang ipapalitaw natin, yung pagkakapatiran. Huwag tayong gagawa ng sanhi ng pagkakaroon niya ng tampo. Sanhi ng pagkakaroon niya ng galit sa iyo. Huwag. Magkakapatid po tayo sa pananampalatayang Islam. Wa qul huwallahu ahad wa astaghfirullah li wa lakum wa li al-muslim akhul muslim. Nabanggit natin kanina. Ang muslim sa kapwa niya muslim, magkakapatid. Ngayon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahrimuhu. Huwag mo siyang apihin. Huwag mag-api. Huwag mong apihin ang iyong kapwa. Sapagkat ang pang-aapi, zulumatun yawm al-qiyamah. Kadiliman ang resulta pagdating sa kabilang buhay. So, anong lugar na madilim doon sa kabilang buhay? Impyerno ng Allah. So, ibig sabihin, resulta ng kasalanan ang pangangapi sa ating kapwa. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mula sa hadith doon sa akin, ang dhulmo, dhulumatun yawm al-qiyamah. Ang pangangapi ng isang tao sa kanyang kapwa, dhulumatun yawm al-qiyamah. Kadiliman pagdating sa kabilang buhay. Ayon sa authentic na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya iwasan po natin ang pang-aapi. Apihin natin ang kapwa natin. Wow! Makonsensya ka naman sa kanya. Maawa ka naman sa kanya. Kawawa naman kung apihin mo yan. Lalong-lalo na yung walang lakas, walang kakayanan. Maawa naman tayo. Magkakapatid po tayo sa pananampalatayang Islam. Na ano pa? Layak iluho. O di kaya, wag pabayaan. Yung hahayaan lang natin ang ating kapatid. Halimbawa, nagka-problema, pinabayaan natin, wag ganun.
na aksidente, pinabayaan lang, wag. Wag ganun. Tulungan natin. Kasi wala namang inaasahan natin na natutulong sa atin maliban ang kapwa nating Muslim. Sapagkat nandiyan sa kanyang iman, nandiyan sa puso niya ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng tao na may takot sa Allah, may malasakit, may pakikiramay, at higit sa lahat may pagmamahal. Yan po ang meron sa mga magkakapatid sa pananampalatayang Islam. At ang kasunod, wala yung kritibo ko. At huwag mo siyang pasinungalingan. Huwag. Sabi mo, ay sinungaling yan. Huwag ka maniwala sa kanya. Huwag ganun, kapatid. Maraming nangyayaring ganito. Ay, huwag ka maniwala sa kanya. Sinungaling yan. Maraming ganito. So iwasan po natin, mga kapatid. Huwag po tayo gagawa ng ganitong bagay. Wala yahtiruhu. At huwag siyang pahiyain. Naam. Ang pagpapahiya sa kapatid nating Muslim, bawal. Maliban na lamang, halimbawa, ang kapatid na ito, ang kapatid na Muslim, ay nagpapalaganap ng kaligawan, maliban yun. At hindi po yun pagpapahiya, kundi sinasabi lamang ang kanyang kaligawan, maliban sa mga ganung bagay. Kasi hindi natin pwede pabayaan ang mga taong nagtuturo ng kaligawan. Hindi po pwede yun. Huwag natin lagyan ng virus ang malinaw at maliwanag na katuruan ng Islam. Huwag natin lagyan ng ng kaligawan o kadiliman. O, wow. Kaya, ang ginagawa ng mga duat ay pinoprotektahan ang tamang turo ng Islam. So, kapag sinabi, binanggit ang isang dahil na ganito na nagpapalaganap ng kaligawan, maliban po yun. Hindi po yun kabilang. Sapagkat, pagprotekta po yun ng tamang katuruan ng Islam. Bukod doon, hindi po tayo pwede magpapahiya sa ating kapwa. Halimbawa, may kapansanan siya, pinapahiya natin, hindi siya makarinig, pinapahiya natin. Hindi siya makakakita, pinapahiya natin. Hindi po pwede. Halimbawa, kulang sa utak na classmate natin. Halimbawa, sa paaralan, sa madrasa, tapos pinapahiya natin. Wow! Sapagkat ipinagbabawal yung ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.